Okay, welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Ito po ulit ang inyong admin para magbigay sa inyo ng panibagong information na maaaring makatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Ang nais ko pong i-share sa na information sa video nito ay tungkol sa reporting na dapat gawin sa immigration ng mga spouse visa holder in case na sila ay makipaghiwalay sa kailang partner na nagbibigay po sa kanila ng visa by divorce or annulment po, and in case na mamatay po ang kanilang partner. Ang reporting na ito ay very important po dahil dito nakasalalay kung anong magiging visa ninyo after na mawala na po kayo ng connection sa inyong partner na siyang nagbibigay po sa inyo ng visa or guarantor nyo po. So watch this video po lalo na kung spouse visa ang hawak nyo dito sa Japan. For the source of information, ang mga information na gusto ko pong share sa inyo dito ay mula sa official website ng Japan Immigration Service Agency Office po. So, ito po yung main page nila about this reporting po. Then, ito naman po yung pinaka-application ng report na dapat nyo gawin. Susulatan nyo po ito at ipapasa nyo po sa kanila. Then another one is meron po silang sample ng pag-fill up ng information sa report na ito. Ito po siya. So, ang mga information na ito ay ilalagay po namin ito yung pinaka-link niya sa baba ng video nito. So, click nyo na lamang po ang link sa para ma-download nyo po at masulatan. Okay? So, back to our presentation. So, sino-sino ang dapat na mag-report nito? Una ay ang mga Japanese spouse visa holder po. Hindi pa po mga permanent visa, no? So, mga Japanese visa pa lamang. Then, second po ay yung mga spouse visa holder na mga partner na mga permanent visa holder po dito sa Japan. Then, yung last is yung mga dependent visa holder na spouse po. Halimbawa, yung mga asawa po ng mga working visa holder. Mga teju siya po. So, yung mga asawa po nila, isakop din po ito. So, isang awareness lamang po, yung mga permanent visa holder, na yung halimbawa asawa na kayo ng inyong asawa po kayo ng Japanese citizen or asawa kayo ng isang permanent visa holder, at kung kayo ay permanent visa na rin, hindi na po kayo sakop sa pag-report na ito. Okay? So, kailan naman dapat daw na mag-report? So, number one is in case of divorce or annulment po ninyo ay ma-approve po. So, if your partner is Japanese and your divorce was approved by the City Hall or kung by court yung naging divorce po ninyo at approve na po, then halimbawa kung Pilipino po yung asawa at halimbawa nag-process po kayo ng annulment sa Pilipinas, so at the time na naprubahan na po yung processing ng mga documents nyo, so that is the time na rin na dapat po kayong mag-submit ng report nito sa immigration. Okay? Then number two po is in case po naman na namatay po ang inyong asawa, so kailangan din po ninyong mag-report tungkol dito sa immigration office po. Okay? Then for the needed documents naman po, so napakasimple lamang. So, number one nga po, yung application form lang. Susulatan nyo po yung application form. Ito po yung screenshot niya. So, kung gusto nyo ma-download ang application form na ito, click nyo lamang po yung link na nasa baba ng description ng video nito. Then, number two is yung residence card po ninyo. So, need nyo lamang po itong ipakita sa kanila. Then, sa pagpasa po nito, ng report na ito, wala pa kong dapat na bayaran sa immigration office. Okay? So, for the deadline ng submission naman, need nyo na may pasa ito within 14 days simula ng mabago po yung status nyo. Halimbawa, naging divorce children po kayo or halimbawa, yung naging widow na po kayo. So, within 14 days, dapat nyo pong may pasa yung report na ito sa immigration office. Okay, so next naman, so bakit naman need nyo daw po mag-submit nito? So, since your visa is dependent on your partner na tumayo yung guarantor nyo, yung pinaka-spouse visa na hawak nyo po ngayon is no longer valid kasi wala na nga po kayong connection dun sa asawa nyo na nagbigay ng visa nyo.
So you need to apply for a new type of visa, and immigration magbibigyan po kayo nila ng chance na makapag-apply ng ibang type ng visa para po manatiling manirahan po dito sa Japan. So magagawa nyo lamang po ito kung yun nga may submit nyo po yung report na ito na within 14 days. So yung bagong type ng visa na pwede nyo ma-apply depende sa gusto nyo gawing activity dito. Diba, kung gusto mag-work, so working visa, gusto mag-aral, student visa. So, but basically, yung mga asawa po, yung na-divorce o namatayan po silang asawa, ang karaniwan po nilang ina-apply na visa po ay Teiju siya or long-term residence visa po. So, yan ang dapat yung kadalasang dapat pong apply kung wala po kayong halimbawa, since mahirap po kunin yung student visa and working visa, ito po siguro yung pinaka the best. At meron nga lang mga condition na dapat yung ma-meet para po makapag-apply po kayo nito. Okay? So, that's it po. I hope na naging nalaman niyo ba ang mga need information tungkol sa reporting nito. So, for more useful information, punta po kayo sa channel namin nito. Punta po kayo sa channel namin and watch other video, and don't forget to subscribe po. Again, maraming po salamat sa inyong support sa Malago Forum.